ba ang mga kailangan ihanda sa intimate wedding? And paano tayo makakatipid or paano ma-achieve yung 40K budget or low budget intimate wedding? Pero kapag sinabi nating intimate wedding, this is a celebration, a wedding celebration na kung saan meron lamang itong minimal guests, officiating minister. Hindi kayo makakasal kung walang magkakasal sa inyo. So, hindi rin kayo makakasal kung wala pong requirements. Ano? And pangatlo, tinatawag nating venue and menu. Clothes. Okay? Yung mga susuotin. Guests. Okay? So, sa pag-iisip kung sino po ang... And, kailangan nyo din ng mga wedding props. So, ano-ano po ba yung mga wedding props? Makeup artists. Actually, in picture or photography, sino yung kukuha sa inyo? And on that day, kailangan nyo din ng tinatawag na wedding day coordinator. Meron din yung tawag na wedding. And kailangan nyo rin po ng, syempre, souvenir and invitation. Okay, sa... And kailangan nyo din ng tinatawag nating cake and wine. Sa cake, actually, ang desire ko lang nun, minimalist lang talaga. Kahit two-tier cake nga lang, or kahit one-layer cake lang. Basta may cake, no? Pero God is so good na gumamit siya ng tao to bless us. Yun. If I'm not mistaken, roughly nasa 4,000 yung wedding cake na yun. Pero, you can, kung wala kayong mahahanap na sponsor o walang mag-sponsor sa inyo, maraming murang cake na yun. Hindi nyo kailangan pagkagastos na ng malaki yung cake. Ayan. So, and kailangan nyo nga rin ng wine. Yung wine, mura, no, sa supermarket. Ayan, bili kayo doon ng mura lang, hindi naman kailangan mahal. Okay. So, aside from that, kailangan nyo rin po ng musician or technical. Kung hindi musician ang makukuha ninyo, kung wala kayong kakilala na mag-play ng musical instrument on your day, pwede kayong mag-ready na ng mga instrumental na wedding songs. Sa amin na ready na yung mga 11. And then, i-orient nyo lang siya, yung technical nyo na yon na assign. Kung ano yung ipi-play in every part of the program, bigyan mo po siya ng program para, and then ano yung music on that program. Yun. And syempre, kailangan nyo pong i-emphasize sa kanya kung ano yung tutugtugin niya dun sa vow, sa pagsuot ng singseng, na yung mga importanting part. Syempre, the entourage, yung paglakad ni bride. Ayan. I-orient nyo siya, no? Doon sa i-emphasize kung ano yung ipi-play na kanta kasi baka magkamali. And bago tayo magtapos, gusto ko lang kayong i-encourage ng scripture na to. Colossians chapter 3 verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart as if you were working for the Lord, not for men. Tandaan ninyo, ikakasal kayo because you want to glorify God in your marriage, sa inyong pagsasama. Whatever you do, do it for the Lord, not for men. Gagawin nyo ito dahil mahal nyo ang isa't isa at para sa Panginoon, hindi para sa mga tao lang sa paligid ninyo. I hope na magpatuloy kayong maging positive as you continue to plan for your wedding. I pray that God will provide for everything that you need, that God would give you wisdom, knowledge, and leading sa lahat ng inyong gagawin. And kailangan ninyo ng tinatawag na gifts, okay? These gifts are optional, no? Hindi naman so kay, hindi naman nire-require na kailangan na gifts. So, but for us, we prepare to have gifts for our parents. So, you can prepare it ahead para hindi kayo ma-hassle kapag malapit na yung kasal niyo. And another is pwede rin kayong magkaroon ng gifts for each other. Pero again, optional lang yun, ano? And last na kailangan ninyong i-prepare ay second to the last ay ang tinatawag natin service or transportation. If kaya na may makausap po kayo na magsiservice sa inyo, ayan, better. And last, kailangan ninyo nga ng tinatawag na contingency budget.
na kung saan ito po yung budget ninyo sa mga di inaasahang gastusin. I hope and I pray nakatulong ang video na ito, ang vlog na ito para sa preparation ng wedding ninyo. And if you want to learn more about this kind of pag-uusap, you can click subscribe and you can also click the previous video that I have made about intimate wedding. Have a blessed day and God bless!